Hello, kabayan. Good morning. Natapos na namin i-layout. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay yung pag-prepare ng lupa. Kung saan nyo itatanim yung mga ubas. Ideally, ang lupa na kailangan ng grapes o ubas, eh, ang pH niya kailangan nagre-range ng 5.5 to 6.5. Yun, okay na okay yun para sa pH. Yung pH na sinasabi when it comes to soil o kahit na sa human body natin, yung level o value ng acidity o alkaline natin o ng soil. So, nagre-range siya from 0 to 14. Kunyari, ito, 0 to 14 ito. Pag 0 na, masyado ng acidic. Pagka 14 umabot, masyado ng alkaline. Kahit na sa water, kahit na sa body level, kahit na sa ground. 0 to 14 ang minimum at maximum. So, kailangan ng pH ng lupa na tatamna ng ubas, yung 5.5 to 7 or 6.5. So, pag bumababa yan, ibig sabihin, nagiging acidity. 5, 4, 3, 2, 1, 0, masyadong acidic. Pero pag tumataas ang pH, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, masyadong alkaline. Acidic yung, kunyari, yung suka, acidic. Yung gitna, neutral, yung parang fresh water or tubig ulan. Neutral yan. So, kailangan ibabalance yung pH. Kahit naman sa katawan ng tao eh, or sa buhok, kailangan nakabalance parati yung pH. Pag masyado tayong acidic, minsan merong mga gamot o pills na, but we're not going, hindi tayo pupunta doon. So, 0 to 14, acidic, alkaline. Kailangan ng ubas, 5.5 to 6.5. Kapag ka ang pH nyo, mataas, gusto nyong pababain. Kunyari, mataas siya, masyado siyang alkaline. Gusto nyong pababain sa acid. Dagdagan nyo siya ng sulfur. Pagka naman mababa siya, gusto niya siyang pataasin sa alkaline. Dagdagan nyo siya ng limestone. Yung sulfur tsaka limestone, mabibili nyo yan sa mga garden center dyan, or basta magtanong-tanong kayo. Marami dyan yan. Basta sundan nyo lang yung instructions. Kung talagang gusto nyong i-amend ang lupa na pagtatamnan nyo na maging good ang pH balance niya. Pero yun, ako nga, hindi ako nag-amend ng lupa. Basta yung day before na magtatanim ako, hinaluan ko lang siya ng compost, na yung compost ko, I make it a point na kumpleto siya ng nitrogen at saka ng carbon. Kasi kailangan ng tanim, lalo na ng ubas, yung nitrogen, yung potassium, at saka yung phosphorus. Yan ang mga tatlong elemento na kailangan ng ubas. Pero mabibili nyo rin yan kung gagamit kayo ng mga fertilizer na merong 10-10-10. Ibig sabihin, andun lahat yung tatlong yun. Pero yun nga, hindi ako gumagamit ng fertilizer. Gumagamit lang ako ng compost. Normally, ina-amend yung lupa na pagtatamnan season before.
medyo matagal mag-integrate yung pag-a-amend ng lupa para talagang mag-activate yung mga i-amend yung produkto. Kunyari, pinatest nyo sa lab. Pero itong mga sinasabi ko, kung may plano lang kayo na talagang maging professional na wineyard, na magtanim ng vineyard, pero kung mga 600, 800, 400 square meter lang katulad ng akin, hindi naman ako nagpa-test ng lupa eh. Pero just to share with you. Kasi wala na ako makausap dito. So, pagtsagaan nyo na ako sa kadaldalan. Yun nga, kailangan na maipatest bago kayo magtanim at bago nyo i-amend yung lupa. Sa, kunyari, sa Land of Agriculture dyan sa Pilipinas, o kaya dito sa Belgium, na ang tawag nila Bodem Onderzoek Diensten. Ayan. Tatlong words na naman yun na pinagsama nila sa isa. Katulad ng nasabi ko sa previous blogs ko na ang Flemish mahilig sa pagsasama ng mga words into one word. So, yun. Yun nga. Hindi kinakailangan na patest nyo sa lab. Kahit kayo matetest nyo. Kung gusto niya talagang i-test. Ako, ginamit ko lang itong ano ba ito? pH moisture tester. Pero, honestly, hindi ako masyadong nag-rely dito. Kasi, it's too good to be true siya. Bawat test ko kasi sa lupa, nag-ano siya ng bena ng most of the time 7 or 6.8. So, hindi ako masyadong nag-rely sa accuracy nito. Manap pa, itong pH paper na ginamit ko, medyo nakaka-rely siya. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano gamitin pag may time ako. Maggo-grocery pa ako eh. Pero, bibigay ako ng time. Pakita ko mamaya. So, actually, hindi ako masyadong nag-rely dito sa mga test na ito. Basta, kung saan ako nag-focus dun sa hinalo kong compost sa lupa bago ako magtanim. Is it playing? Yeah, yeah. Go further, eh? Titil kayo o magbubungkal kayo ng lupa o magtatanim. Siguraduhin niyo na medyo buhaghag na yung lupa. Kasi pagka basang basa, tulad niyan, pag pinisil niyo, hindi siya mabubuhaghag. Wala pala ako nadalang ang compost, itong compost na to, galing doon sa compost namin, makakatulong siya pag hinago nyo sa lupa na pagtatamnan nyo. Kasi makakatulong siyang maglusaw ng lupa pag masyadong tuyo. I make it a point the whole year bago
mag-ripen yung compost na meron siyang nitrogen at saka carbon. Makukuha nyo ang nitrogen sa mga balat ng saging, sa lahat ng, ano ba yan? Lahat ng balat ng galing sa kusina, yung mga pinagbalatan nyo ng gulay, yung mga orange, lahat. Tapos yung carbon, makukuha nyo yan. Ah, yung mga damo pa pala, pwedeng maging nitrogen yon, maging source ng nitrogen. Yung mga damo na dinadamuhan nyo, tambak nyo lang sa ano compost. Tapos yung carbon, kuha kayo ng carbon paper. Kasi kailangan din niya na mag-balance sa compost nyo. Kapag ka wala kayong mahanap na to yung dahon na brown, na source ng carbon, eto. Ayan, ang ginagawa ko, kaya lang, aalisin nyo yung mga papel na ganyan, tsaka yung mga plastic. Alisin lahat yan. Tapos, punitin nyo yung carbon. Tapos, once in a while, hahaluin nyo yung compost nyo. So, yun ang hinalo ko sa lupa bago ko tinamnan. Pero, ihahalo, kasama na rin, syempre, yun yung fertilizer. Puro natural lahat. Walang mga sulfur akong hinalo. Wala akong limestone na hinalo para i-amend yung lupa. Yun lang compost ko talaga. Doon lang ako nag-rely. So, ito guys, yung paggamit ng pH test paper. Baliktad. Mabibili nyo ito sa mga garden center o kaya sa Amazon. Dito, 3 euro lang yata. Pinakamura siya na test kit in regards with pH. Tapos meron siyang 80 paper. Tapos, ito yung indication. 1 to 14. Which one represents na yung acidic. Ito, yung mga acidic ito. 1 to 6. Tapos 7, neutral. 8, medyo neutral. Yung light green. Tapos yung mga bandang paano na ng brown, yun ang alkaline na level na pH. So, try natin. Meron ako dito na vinegar tsaka soda. Itong soda powder, ano yan na alkaline, tapos ito, alam natin na acidic. Para lang makita nyo. Tapos, kumuha ako ng sample na mga 2 kutsara na lupa dun sa backyard namin. Tapos, haluan nyo lang ng tubig. Tubig ko lang ang gamitin nyo. Huwag yung sa gripo kasi makaka-apekto sa pag-measure nyo ng pH. Tubig ulan o kaya distilled water. O yan. Unahin natin yung vinegar. Kita nyo o. Oh. Yung paper, test paper, pH test paper, nasa 5 siya. So, medyo, o kaya 4, medyo acidic siya. Alam naman natin lahat ng acidic ang suka. Tignan natin yung carbon, soda powder. So, soda powder, nasa 9, 10. So, alkaline siya. More on alkaline siya. Siguro pag nag-14 na, yung mga panlinis na ng toilet. Tapos pag nag-zero na, ano ba ang pinaka-ano sa zero? Pinaka-acidic yung tiyan natin. Try natin tong lupa na
kinuha ko doon sa, pag kukuha kayo ng sample na lupa, siguro mga 10 inches na lalim ang kunin nyo. Mga 2 kutsara. Tapos lagyan nyo nga ng tubig ulan. Tapos haluin nyo lang, pagka medyo ganito ng consistency, yung parang medyo malapot-lapot na, parang para ma-even yung mga distribution ng lupa. Tingnan na natin. Babad natin siya ng mga 20 seconds. Yan na. Nasaan na? Wala na. Yun. Tingnan natin ngayon kung ano na siya. Yan. So more on 6 siya. So okay lang. Pasok pa rin siya sa pH na gusto ng ubas. So ayan guys, paggamit itong pH paper. Ayan yung soda, which is alkaline. Ayan yung vinegar, which is acidic. At saka itong ground test ko, na okay lang siya. So 6. Eto na, dumating na yung maingay. Object kayo? Dumating na yung maingay. Asan na? Paano ba itong itaas? Object kayo? Object kayo? Ang sila oh. Nag-umpisa na silang mamulaklak. Mamulaklak.